Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 11, 2024. So medyo gabi na po, gawa nakaka-uwi ko lang din po sa galing trabaho. So ito po, may nagpadala po sa atin. So panel gauge po ito ng Innova. No, shoutout po kay Boss Joel Opo. Joel Opo from Purok, Kakao, Manawag, Dipolog City, Zambo, Zamboanga del Norte ba to? Yan. So, from Dipolog City. Okay. So, yun. Maraming salamat po, Sir Joel, sa tiwala po ninyo. So, ito po mga kaibigan, ang issue po nito ay nag-blink po yung T-belt. Okay. Tapos po, pag nag-blink po siya, hindi na po umaandar yung RPM. Wala na rin po makita dun sa odometer, sa kilometer, gas, then ayaw na po lahat. Ayaw na po talagang gumana lahat. So, but then after mga ilang minutes, kapag nainitan yung sasakyan, so gumagana naman po siya. Yun nga lang po, ang problema po nito, habang tumatagal din po yung araw, patagal din po ng patagal yung pagbuhay niya. Hanggang dumating po dun sa point na hindi na po talaga siya magbubukas. So, ibig sabihin, sirang sinanap. Okay, anyway, ito po, buksan na po natin, no? Ito po, tinanggal ko na po yung plastic kanina para po medyo hindi po siya masyadong matagal. Para may hindi naman po masyadong time consuming. No? Ito, maganda po yung pinaglagyan ni Boss Joel. Ganito po dapat yung mga paglalagyan natin para at least kahit na madaganan, mabasa ng ulan, so hindi po siya kagad masisira. Okay, so buksan na po natin ito. No? So inspectionin po na muna natin. Ayan, medyo madumi lang, pero lilinisin natin yan mamaya para mukhang bago. So far, wala naman po akong nakikitang any physical damage dito sa mga plastic. So ginagawa po natin itong inspection para to make sure po na yun pong kung may mga damage po ito, eh, hindi po galing sa atin. Kasi nakakaya naman po sa mga customer. Okay, so okay naman po ito, walang damage. Then, check po natin siya. Okay, then, tanggalin lang po natin ito, no? Tanggalin lang po, tanggalin ito. Bingo. Ayan po. Tinanggal lang po natin. No? Madali lang naman po baklasin yan. Naka-flip na yan. Tapos, ito po ay, ito, tanggalin lang po natin itong, pero bago nyo po tanggalin itong needle, make sure po na lagyan nyo po ng palatandaan o yung marking para po kapag ibinalik po ninyo, doon nyo rin po itatapat para hindi po kayo malito, maligaw. Tapos, syempre, yung mga sizes po nitong needle, dapat alam din po ninyo. Although ito naman po eh, since kabisado ko na po, kaya wala na po problema yan kahit na hindi ko na po lagyan ng palatandaan. So, ito plastic lang yan, no? Okay. Madali na tanggalin siya. Tapos ito, dalawang screw lang po yan sa likod. Ayan. Okay. Ayan, ito. Nahulog. Yun. Okay na. Tapos ito, tanggalin natin ito. Okay. Tanggalin natin ito. Ayan, okay. Okay. Ingat lang po dito sa pagbabaklas kasi since salamin to, babasagin po ito. So, medyo wala pong nabibiling ganito eh. No? Pag nabasa ito, buo kayo bibili ng ganyan. Okay, din yan. Okay. So, yan. Okay na po ito, no? So, sige, balikan ko po kayo mga kaibigan kasi medyo nasa isang oras din po yung pagre-repair natin ito. So, after noon, pakita ko po sa inyo yung resulta. Mga kaibigan, so nagawa na po natin, no? Ito po yung mga pinalitan natin, no? Madami po yan, kasama po yung mga LED. So ngayon, yung LED po kasi nito, kailangan po nakakabit siya sa sasakyan. Unlike po yung ibang model, kahit na po stand alone or kahit dito, kaya natin pagganahin. Ito kasi, iba kasi itong model nito, no? Pero makikita po natin siya kung gagana. I-supplyan ko lang po ng external voltage po na pang ano sa kanya, pang buhay. Okay, kanina kasi halos wala ng ilaw yun. O masyado ng malabo.
Ayan, okay na yan. Umilaw na ako. Ayan. Pero pag mas malinaw pa po yan, pagka nakakabit na po sa sasakyan. Okay. Okay na po yan. Tapos ang ilaw kasi ng mga ganitong sasakyan, ang itong mga LED nito, ang guaranteed lang po na manufacturing lifespan niya sa industry, no? It's 5 years. Okay, so beyond 5 years po, eh, bonus na po yan. No? Kaya yung mga ganito po talaga, recommended po talaga na isabay na po. Kasi kesa naman po magpa-ulit-ulit or magpabalik-balik pa yung mga customer natin. So, mas maybe po isang gawa na lang. So, yan. Gabit na po muna natin dito sa kanyang, ano, kanyang lalagyan. Okay, sa casing niya. So ito po, pagka ko ibabalik nyo na, linisin nyo po muna, no? Kasi para at least isang baklasan lang, then malinis din yung loob. Okay. Ayan. Then ito, itong LCD. Ingat lang dito, no? Medyo maselan lang itong LCD natin. Ayan. Linisin nyo na rin siya, no? Nasa inyo na rin. Okay. Ayan. Tapos, alpak nyo lang dyan. Okay. Yun. Okay na. Tapos, ito. Ito, maya na kasi ipapower pa natin yan eh. Then, ito, linisin nyo po ito, no? Yung likod. Saka yung harap. Kasi maaligabos na rin naman po yun eh. Ayan. Puno-puno na ang dumi. Ayan, gumanda siya. Puno ng bago. Ayan, ganda na. Okay. Sarpak natin yan dito. So, ang siya nga pala naalala nyo kanina na pina kung kayo magagawa, lagyan nyo ng palatandaan. So, pag pinunasan nyo, ingatan nyo lang din, baka mabura, no? Okay. Hindi nyo na po alam kung saan siya nakatapat. Kasi meron po kasi ibang ganito na naka-offset. Hindi po siya tapat doon sa kanyang guhit. Okay, so sarpak na po natin, no? Tapos ilagay nyo lang po, tapat nyo lang po siya doon kung saan nyo siya tinandaan. Ilagyan ng marking para hindi ko kayo maligaw. Okay, ganun din ito. Okay. Ayan. Okay, ganyan ito. Ito, dalawa po ito, isang mahaba, isang maliit. Medium size pala to. Itong medium dito sa RPM. Okay. Itong mahaba naman dito sa KMH sa gitna. Okay. Tapos yung dalawang small dito po sa gas at saka sa pen. Huwag nyo pa siyang masyadong ikabaon kasi baka po masyado namang sumobra yung baon ninyo eh sumayad po dito sa plastic. Kaya ang gawin nyo po, pagka naibaon nyo na po, iikot-ikot nyo po, no? Ayan. Make sure lang po na walang sumasayad kasi pag sumayad po yan, ayan, tulad dito, sumasayad siya. So, hirap yung umangat. So, ang gawin po ninyo, iangat nyo po ulit, no? Bagya lang. Ayan. Okay, yan. Yan, okay na. Okay. Good. Tapos, lagay niyo po itong primary, itong secondary cover. Linisin niyo po muna. Kasi madumi yan, yung loob na yan. Di na linis. Yan. Okay. Tapos, itong final cover ninyo, linisin nyo po nito ng acrylic cleaner para maging makintab siya. Ayan. Huwag mukhang bago. Okay. Ayan. Ganda. Mukhang bago na siya. Kasi itong loob na ito, bihira-bihira po itong nalilinis. Unless na matyaga kayo, baklasin, at may idea kayo kung paano baklasin. Kasi medyo maselan din pong gawin to eh. Pero yung pagbaklas naman po na ituro ko na rin naman sa inyo.
So, ano niya na lang po yan, sundan niya na lang po siya. Okay. Yan. Maganda. Okay, pintab na. Then, sakay nyo ngayon. Okay lang kung hindi nyo masyado punasan itong labas. Itong loob, pinaka-importante. Kasi itong labas, accessible naman po ito. Clip lang po yun, no? Yun, lapat na, oh. So, ngayon, kung mapapansin nyo, itong needle, isinetro ko po. Itong needle, isinilagay ko po sa pinakataas. Okay, nakaset yan sa taas. Ngayon, ganito po siya. So, kapag good na po itong gauge natin na ginagawa, or kung may gagawa man, pag sinuplay nyo po ito, bababa po yan. Bababa sa zero. So, magka-calibrate po yan ng kusa. So, indication po yun ng good na. Tapos, lalabas na rin po yung odometer niya. Ngayon, kapag kaya na hindi nagbago, naka-stay pa rin siya sa taas, walang galaw. Pati yung odo, wala rin. So, ibig sabihin, may problema pa po. Okay. So, ngayon, tingnan po natin siya, no? So, ang expectation po natin, since good na po ito, kailangan po yung kanyang mga needle, bumaba po siya. Okay. Okay. So, ayan. Okay, 1, 2, 3. Ta-da! Yun, bumaba na. Ayan, okay na. Tapos, tingnan natin yung odometer. Ang odo niya ay nasa 157,240. So, medyo mababa pa, no? Okay na po ito. Yeah. Pwede na po itong ipaship bukas. Sir Joel, salamat po sa inyong tiwala. So, mga kaibigan, yun pong details kung saan ako nagsiservice, pati po yung aking contact number. I-check niyo po dun sa aking about vlog na andun naman po. Tapos, tawagan niyo na lang po ako, i-text niyo po ako. So muli, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong tiwala. Thank you po.